What's up mga ka-alien? Welcome to my channel. It's a new day to celebrate with the grace of the Lord. At magandang araw nga ating haharapin ngayon dahil maganda yung binigay na panahon sa atin ng Panginoon upang gawin natin at lahat ng mga gawain natin bagamat tayo man ay nasa ECQ ngayon ay kailangan magpatuloy pa rin tayo sa ating mga buhay, sa ating mga gawain. At isa na itong pwede natin gawin sa pagkakataon na ito ay gumawa ng vlog. So, welcome to my first vlog. Tingnan natin kung anong pwede natin gawin sa araw na ito. At may isi-share ko sa inyo yung aking activity sa araw na ito. So, antabayan na natin at sundan natin ang aking first vlog. A few moments later. Okay, so, yun nga mga ka-alien, no? So, itong ating gagawin ngayon ay may kinalaman sa aking isang hilig. So, kung di nyo na itatanong, simula nung maliit pa ako, nangarap na ako na magkaroon ng isang sasakyan. At ito nga ay binigay sa atin ng Panginoon ang ating isang sasakyan na kailangan natin alagaan. So, sa araw na ito, wala tayong masyadong ginagawa. At napapanahon na rin naman na itong sasakyan na ito kailangan ng isang maintenance. So, kailangan natin magpa-change oil. So, samahan nyo ako para sa pagpapa-change oil natin itong sasakyan na ito dahil umabot na ng 5,000 mileage. Ay, na kilometers itong atang sasakyan. So, nakatakbo na siya ng 5,000 kilometers. Kaya, kailangan na rin siyang palitan ng langis kasi masyado nang maitim. At delikado yon sa sasakyan kasi maari siyang sira yung kaniyang makina. Kaya kailangan nami-maintain natin ng maayos yung paglangis na sasakyan natin kasi ito isa to sa buhay ng sasakyan natin. Kumbaga, ito yung dugo ng sasakyan na nagpapadali sa kanya para gumanda yung kanyang pag-ikot. Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang. Ikot yung kanyang mga system sa kanyang makina. Kaya sama nyo ako. Tara guys. Pupunta tayo ngayon mga ka-alien sa Palapala, sa Shell, para doon tayo magpa-change oil. At doon natin papatignan kung ano pa yung mga kailangan ipaayos or ipa-check sa sakyan na ito. At doon din yung naitatanong, itong sakyan na ito medyo luma na rin. Mas matanda pa sa punso ko. So, ang model na ito ay 2003. Kaya talagang kailangan siyang ingatan. Kailangan siyang ayusin lahat ng mga sira. Yun, kung naririnig nyo mga ka-alien, medyo may langit-ngit, medyo may lagotok na rin. Kumbaga sa lolo natin kanyang mga buto-buto ay medyo malutong-lutong na. Kaya yun yung mga papatiklan natin mamaya mga ka-alien. Kaya, kung napapansin nyo, hindi ako nagsuot ng aking mask kasi mag-isa lang naman ako sa aking sasakyan. Wala naman akong katabi para mahawaan or makapanghawa sa akin. Mamaya pagbaba natin sa sasakyan natin siyempre kailangan suot tayo ng mask. Siyempre hindi tayo pwedeng lumabas na wala tayong ECQ home quarantine pass kasi marami naninita dyan sa labas kailangan sumunod tayo sa batas, sumunod tayo sa anumang panuntunan ng ating gobyerno. Okay. Oops, bago natin makalimutan nga pala mga kaibigan, kailangan safety first. Hindi tayo pwedeng manewa kung ilian ng natin suot ang ating seatbelt. Ito ay para sa ating kaligtasan na rin, siyempre. So, ayun mga ka-alien, ito yung aming bayan sa Las Marinas, Cavite. Medyo busy itong lugar na ito. Lalo na sa panahon ng Disyembre, maraming tao dito. So, maraming sasakyan. Tungkol sa masikip ang kalsada, siksikan yung mga sasakyan dito kaya sobrang traffic dito kapag regular days. Pero ngayon nasa ECQ tayo, medyo kukunti lang mga sasakyan ngayon kaya nakabiyahe tayo ng mabilis. Sa pandangkahan natin mga kailan, yun po yung simbahan namin. City Hall. Medyo maunlad na rin itong bayan na ito mga kailan. Kasi maraming mga establishment na rin dito, maraming mga businesses dito. Dati kakaliwa na dito. Yan na mga kailan yung SM, Las Marinas.
So, malapit-lapit na tayo kay Ilian sa Shell Palapala. Sana bukas para magawa natin yung ating plano ngayong araw na ito para mapalitan na rin yung langis ng ating sasakyan. Dito, yun sa kaliwa, yun sa kanan. Oops, yung sasakyan. Pasok. Ayos. So ayan mga kaibigan, malapit-lapit na tayo. Nasa 50 meters away na lang. Tayo ay magle-left turn na. Tayo papasok na sa Shell Palapala. Sana bukas mga kaibigan yung kanilang service. Sa kanilang service center. Yun, no? At mukhang tayo ay pipila. May tanong muna natin kung gilid muna tayo dito sa ilalim. Para malilim-lilim. Para hindi mangitim ang ating sasakyan. Yeah. So yun mga kailan. Sabi pwede raw. Ililipat lang natin yung sasakyan natin dun sa bay na yun. Okay. Lalagisan na rito ang sasakyan natin. Yes. Ayos lang natin itong camera natin mga kaibigan. Yun oh. Oops. Dahan-dahan. Tapos, okay. Papa Jason. Na medyo na lagutok na yung ano eh. Yung pinapalitan kong ball jet nung kailan. Ay, pina-align pala no. Sa'yo pala pa-align. Sa'yo pa ako nagpala. Ano. Papa-align nga. Papa-grasa na rin natin yung ano. Dito sa pangalawa? Sa dulo? Malawag naman. Okay na yan kuya? Atras ng konti. Okay na yan ton. Okay yan ton. Bakas boss tayo ang head. Handbrake. So update ko kayo mamaya mga kailian pa kung anong gagawin dito sa ating sasakyan. Okay? So gumaya ulit. Ano mo ginagawa mo? Yun nga mga kailan, ano, medyo kisilipin na rin yung gulong. Gawa nung March ay pina-align natin ito. Saka pina-rotate yung gulong mula dun sa gulong na nasa likod. Nilipat natin dito sa harap. Gawa nung nasa harap dati ay medyo pudpud na yung bandang looban. Kaya pina-align natin. So papadyok natin mamaya. Ano na? Palitin ang master mo niya, no? Sa preno? Mm-hmm. Ano? Tutagas na, yun ang kito ka na ang bakto. Medyo maganit yung oil filter na nasibuyan ng pantanggal niya na tools. Itong fuel filter na ito medyo kailangan na rin ipatid kasi di natin alam sa dating may-ari kung anong taon siya nagpapalit ng fuel filter.
Medyo mahina na rin kasi yung hapat eh. Baka ito yung isang dahilan ng mahinang hapat ng sasakyan. Napapatik din natin ito na ngayon. Ayan, tinatanggal na yung oil filter. Ayan, sabi ni ate, mga magkano daw ate yung ano natin? Maabot siya ng 4,465. Yun, malaki-laki. Change oil at saka palit ng fuel filter. Ang ganun talaga mga kailan, pagkatalo na isasakyan, siyempre, para makuha natin yung magandang kondisyon ng sasakyan natin, kailangan palitan, kailangan ipaayos yung mga kailangan ayusin. Kasi dito tatagal ang buhay ng sasakyan natin. Ayan. So yun mga kailan, antay-antay lang natin na matapos yung ating sasakyan, no? So ang gagawin nila ngayon ay mag-change oil sila. So palit ng is, palit ng oil filter, at papagawa na rin natin yung kanyang fuel filter. Kasi kailangan magpalit ng fuel filter. Kasi medyo ano, kahit ipat lang tayo ng lugar mga kailan. Medyo tubig. Yeah. At isasama na rin yung mga preno kaya dyan. Kailangan ng palitan yung mga brake pads. Medyo manipis na. At, kasi pinacheck na rin natin yung mga gulong, mga preno. Nilinisin muna yung mga preno mga kaya dyan. Okay. So antay-antay lang tayo para matapos itong sakyan natin habang ginagawa nila. Yan. O, tayo natin mga kailan. Yan mga kailan, naabot na tayo ng tanghalian dito. Medyo matagal yung ginagawa kasi marapang pila. Marami rin silang ginagawa doon sa talyer, no? So tanghalian muna tayo. So meron tayo kain, meron tayo igado. Yeah. Tapos syempre wala ating rice. Medyo nagbabawas tayo ng kanin eh. Kain muna tayo mga kaibigan. Ano yung gusto kong magpagawa sa service center na ito kailan kasi may malapit na kainan. So, may hindi tayong kumain eh. Hindi tayo magugutom sa lugar na ito. Tikman natin yung laing kailan. Sarap! Ayos! Oh, kain muna tayo mga kailan. A few moments. Yun mga kailan, tapos na tayo mag-lunch. At babalik na tayo doon sa Shell. Nantay lang natin na maubos yung mga sakyan bago tayo tumawid. At pagtatawid mga kailan, ano? Kailangan radaan sa tamang tawiran. Yan, laging tatandaan yan mga kailan, ha? Para safe na safe tayo lagi. Okay, pwede na siguro. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, wala nang sasakyan, pwede nang tumakbo. Yan. Ayos. Balik na tayo. Sobrang init. Sobrang init mga kaibigan. Buti nagsombrero tayo. Pangharang sa init ng araw. Yun, pap-pap din sa'yo. Usina eh. Kasi kailan, update ko kayo mamaya tungkol sa pinapagawa natin sa sasakyan. Nakaranas din ang ligot ang aking sasakyan mga kailan.
Huwag nung magkaroon ng isip, din nakatikin ng carwash itong sasakyan natin. Nililinis mga kailalim, nalagyan ng sabon. Para yung mga libag-libag ay sumama na sa pag-abos ng tubig na yan, pagbaba. Yan mga kailalim. Oops! Ay! Oh. Uy, tapos na rin. Okay. Uy! Oh, mga kailan. So, tapos na tayo magbayad ng ating bill sa ating pagpapagawa ng sasakyan, no? So, ganoon talaga. Magastos, no? Pero, ganoon pa man, kailangan. Kailangan magpagawa. Kailangan i-maintain yung sasakyan natin, lalong-lalo ngayon, pinagawa natin ngayon. Pina-check natin yung preno, pinalinis natin, pina-patches oil tayo, at sinama na natin yung fuel filter na pinapalitan natin, no? Kaya medyo kampante na tayo na gamitin ang sasakyan natin kahit nasa long drive. Kasi condition na ulit ang sasakyan natin. At sana matapos na itong ECQ na ito, itong pandemic na ito na medyo malaki na ang abalan na nagkawa sa atin. So pag-pray natin mga kailan na matapos na ito para mag-back to normal na ang ating pamumuhay, no? At nang makapamasyal na ulit tayo, papunta na tayo sa gusto natin puntahan, balik na tayo sa trabaho, ang mga bata magbalik na rin sa kanilang mga pag-aaral, ano? Kaya hanggang dito na lang mga kailan ang ating vlog. See you on my next vlog kung meron pa. At saka alam natin na marami pa tayong mga dapat pag-usapan. Kaya kita-kita ulit tayo sa ating next vlog. Salamat sa inyong panonood at God bless po sa inyo lahat.